Ako nga pala si MJ. Nakatira kami sa isang isla o pulo kung tawagin sa amin. Wala pa kaming ibang ilaw kundi isang lampara lang o mitya. Madamo at magubat sa lugar namin. Nang panahong yon, layo-layo ang mga bahay at ang lahat ay puro kubo lang na gawa sa kahoy. Kasama ko ang inang at itang ko. Mayroon din akong maliit na kababatang kapatid na babae na nasa mahigit isang taong gulang na. Isang araw, umalis ang itang ko dahil mangingisda na siya at ang inang ko naman ay maglalaba lang sa likod ng bahay. Ako ang inutusan na magbantay sa nakababata kong kapatid. Habang nasa duyan siya, binuksan ko ang bintana na yari sa kahoy at itinaas ito. "Oh, baby bunso, dyan ka muna sa duyan ha, matulog." Sambit ko habang nakatingin sa bunso kong kapatid na nakapikit na. Maya-maya ay inantok na ako at unti-unting nakatulog. Habang ako ay nasa kalaliman ng pagtulog, bigla akong nagising sa malakas na iyak ng bunso kong kapatid. Iyak na nasasaktan, kaya bumangon ako at tinignan siya sa duyan. Laking gulat ko na may nakita akong malaking tinuka-tuka ang bunso kong kapatid sa mga parte ng katawan niya. Sa pagkagulat ko ay sandaling di ako nakakilos at napatulala na lamang. Nang mahimasmasan na ako, napasigaw na lang ako ng malakas. Sa pagsigaw ko ay umalis na ang malaking manok. Dali-dali itong lumabas ng bintana. Sa pagtalon niya ay nagulat ako ng naging pusang itim iyon. Biglang pumasok si inang na halos napaiyak na sa nakita niya sa sinapit ng kapatid ko. Maraming sugat ito sa katawan, kaya kinuha niya ito at dali-dali niya akong sinabihan na magtungo kami sa paggamutan. "Mama, pasensya ka na, di ko na natulungan yung kapatid ko." Umiiyak na sambit ko. "Ano bang nangyari anak? Bakit nagkaganito ang kapatid mo?" Tanong ni inang sa akin habang umiiyak. Hindi ako nakasagot nang tanongin niya ako. Pagkos ay umiyak na lamang ako at hindi na nakapagsalita. Habang naghihintay sa labas ng pagamutan, may nakita akong matandang lalaki na nakatingin sa akin. Nang masakit at parang galit na namumula-mula niyang mga mata. Di ko yun pinansin dahil sa mas importante ang kalagayan ng kapatid ko. Ilang araw din ang lumipas. Nakauwi na kami sa bahay. Dahil naging maayos na ang lagay ng kapatid ko. Pagdating sa bahay, ay doon na ako tinanong ng magulang ko kung ano ba talaga ang nangyari. "Anak, ano ba talagang nangyari? Bakit nagkaganito ang kapatid mo? Bakit marami siya?" Tanong ni Itang sa akin. "Oo nga naman anak, ano bang nangyari?" Tanong naman ni Inang. At doon ko na isinalaysay sa kanila ang lahat na nangyari. At doon ko rin nakita sa mukha ni Inang at Itang ang pagkagulat. Hindi dahil sa nakwento ko, kundi dahil sa nalaman niyang totoo ang usap-usapan na may gumagalang aswang sa isla. Kinakatakutan ng lahat at marami-rami na rin ang nabibiktimang mga bata. "Dapat tayong maghanda, mahal. Baka bumalik yon dahil hindi niya natuloy ang plano niyang makuha ang anak natin." Sabi ni Itang, "Sige mahal." Habang ako ay nakabantay sa kapatid ko, takot na takot at palingalinga ako sa paligid ng bahay. Sinabihan nila Inang at Itang ang mga kapitbahay na maghanda. Di man makapaniwala ang mga kapitbahay namin ay mas minabuti nilang maghanda pa rin sa panganib. Buong gabi sila Inang at Itang nakabantay. Palitan sila ng pagtulog.
Ako naman ay mahimbing na rin sa pagtulog, katabi ko ang bunso kong kapatid. Lumipas ang ilang oras, walang dumating na kung anuman. Lumipas din ang mga araw at gabi, walang may gumambala sa amin. Kaya napanatag na ang buong lugar namin, pati ang mga magulang ko. Isang gabi, habang kumakain kaming pamilya na masaya at nag-uusap-usap, napansin kong may malaking asong itim na nakaupo sa labas ng pinto. Napaisip naman ako, bakit ang laki naman ng asong yun? Nakaupo ito at nanlilisik ang mga namumulang mga mata at naglalaway pa habang titig na titig sa kapatid ko na kandong-kandong ng inang ko. Inang, kanino kayang aso yung nasa pinto? Ngayon ko lang po nakita yan ah. Pag-uusisa akong tanong sa inang ko. At doon, napalingon sina inang at itang. Laking takot ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Ramdam ko ang takot sa kanila, pero naging matatag silang humarap ng magkasama. Anak, kunin mo ang kapatid mo. Umakyat kayo sa taas, bilis! Habang ako ay nasa taas ng bahay, yakap-yakap ko ang kapatid ko na pinapadede ko ng gatas para hindi siya magingay o umiyak. Kinalma ko ang sarili ko at nagdasal. Maya-maya ay sumilip ako sa butas ng dingding namin kung ano na ba ang nangyayari sa magulang ko. Nakita ko na nanlaki ang mga mata ni inang at itang sa gulat nang makita ang hindi la isang malaking asong itim, kundi tatlong malalaking asong itim na pumasok sa bahay. Lalong kinabahan ang mga ito. Biglang sumigaw si inang nang akmang lalapit na sa kanila ang aso. Sasakmali na sana sila, ngunit bago mangyari yun, naunahan na siya ni itang. Hinagisan niya ito ng asin na nasa kamay niya. Imbis na umalis, ay nagalit pa ito. Susuguri na sila inang at itang ng isang malaking itim na aso, kaya agad na itinutok ni inang ang hawak niyang gulok. Bumagsak ito nang masaksak siya ng gulok. Dahil sa natamong sugat, natakot ito at nang makita ng mga kasamahan niya, napaatras ang mga ito at lumayo na sa bahay namin. Hingal at nanginginig sa takot ang aking inang at itang. Makitang lumayo na ang mga malalaking asong itim, ganun na rin ang pagsidatingan ng mga kapitbahay sa pag-uusisa na may narinig silang sigawan. Takot man ay sinabi ng inang at itang ko ang nangyari. Bakas din sa takot ng mga tao dahil sa nakita nilang mga dugo na kumalat. Kaya nagdesisyon ang mga kapitbahay namin na hanapin at suyurin ang bakas ng dugo upang malaman kung saan nakatira at sino ang mga aswang. Pero si itang ko ay hindi umalis o sumama sapagkat ayaw niya kaming maiwan sa bahay. Lumipas ang magdamag, wala silang nakitang aswang sapagkat pagdating sa ilog ay nawala na ang bakas ng dugo kaya umuwi silang bigo. Simula noon, wala na kaming naririnig na may sumasalakay na aswang sa amin.